Hello guys, magandang gabi sa mga nanonood. Nandito kami ngayon sa dagat pero mababaw lang yung tubig dahil low tide ngayon. So bali yung gagawin namin ngayon dito ay manghuhuli kami ng mga hipon, mga maliliit. Kasi gagawin namin mga pain para bukas. Mamimingwit kami bukas. So bagong lahat, shoutout muna sa mga sumusunod. Nada. Kanswai, kanswai tawag namin ito, guys. Tigre. Maraming mga alimasag na nakakalat, mga nakabaon yung ibo. Aso maliliit, guys. Itong hipon lang yung kailangan namin para may pangpain kami bukas. May nakita akong ahas dagat dito, guys. Tawag namin dito sa isang to ay lapat-lapat. Hindi naman siya ganun ka-agresibo. Medyo okay lang hawakan to, wag lang dun sa bandang ng bibig. Kadalasan sa mga ahas dagat, ang kulay nila ay stripe. At yung mga pinakadelikado, yung mga tinatawag namin mga walwalo ay yung may mga kulay dulaw, blue. May mga matitingkad yung kulay, guys, yung mga delikado yun. Eto, hindi ito ganun ka-agresibo na ahas. Yung mga eel naman ay magkaiba sila sa mga kulay. Yung mga ahas dagat kadalasan nga, yung tinatawag na stripe colors. Tapos yung mga seal ay mga plain colors ng mga brown. Pero kung para sa safety nyo na rin, kung hindi nyo naman kabisado, guys, pag kami nakikita kayong mga ganito, iwasan nyo na lang para hindi kayo makagat. Itong mga ganitong ahas dagat na tinatawag namin na lapat-lapat ay marami yan dito sa mababaw na parte. Pero yung mga walo-walo ay napapadpad din dito yung mga sa mababaw, mga matitingkad yung kulay. Pero ayun yung pinaka iniiwasan namin. Thank you.
Eto, may isa pa akong nakitang lapat-lapat, guys. Eto naman ang tawag namin dito ay buha-buha. Kinakain po yan. Pag nagagalaw yan, kusang magsasara at papasok sa buhangin. Mahina na yung isang to dahil hindi nagre-response pag hinawakan. Dapat kasi pagkahawak mo ng ganun, papasok yan kaagad sa buhangin, sa loob. Eto pa isa. Wang mahina sila dahil siguro sa lumot. Panahon ngayon ng lumot eh. Eto naman siguro sa mga hindi malapit sa dagat nakatira, hindi nyo masyadong alam to. Eto yung mga kumakain ng lumot. Tapos yung mga dumi nila, tinatawag naming lukot-lukot. Nabebenta yun sa palengke dahil nakakain yun. Mamaya maghahanap tayo ng mga dumi nila. Eto din katulad nung dun sa kanina ka. Kumakain din to ng lumot at same din yung nagiging dumi nila ay yung tinatawag na lukot-lukot. Ma nakikita rin siguro yun sa inyo sa iba, sa palengke. Mamaya baka may makita tayong dumi nito. Mga kakaibang nila lang. Pero malaki yung pakinabang sa dagat. Nakikita lang din namin to itong mga ganito pagka panahon din na tiglumot o may mga tumutubong lumot. Dahil siguro dun sa siyempre kinakain nila yung lumot kaya sila nagsisilabasan. So ito na may nakita na ako guys. Ito yung dumi nila. Yung tinatawag namin na lukot-lukot. Kadalasan talaga to nakita sa mga kawayan nakadikit. Tapos sa mga screen o yung mga lambat. Marami ding mga nangunguha nito. Tapos yung mga iba binibenta rin nila sa palengke. Marami din kasing mahilig sa ganito mga kumakain nito. Tilapia, lakak galing mo na. Tilapia. Hindi pa ganun. Bubuyan niya pa. Bubuyan. Be, puti yan to ginaw. Huh? Ayun na. Ayun na, nalakay pala. Ano naman? Ito, inot. Ano? So ito na guys yung mga nahuli nila. Bibilhin ko sa kanila to para gamitin pang pain para bukas. Abangan nyo na lang sa next video yung pamimwit na gamit itong pain na to. Anim na piraso lang yung malalaki. Itong mga maliliit pang pain namin.
full tilapia. May pang anong blao.